Hi! Welcome to my channel! Naghahanap ka ba ng pagkakakitaan? Or gusto mo rin magkaroon ng sarili mong negosyo? Well, kung yan yung hinahanap mo, nandito ka sa tamang video. So for today, I will share with you the 6 business ideas na pwede yung gawin this 2021 na pwede kayong kumita for as much as 6-digit to 7-digit income per year. And take note, maliit lang ang puhunan sa mga negosyo na ipapakita ko sa inyo. But before I proceed, hihingi lang ako sa inyo ng maliit na favor. So, if magustuhan niyo po itong video na to, please click the like button below kasi napakalaking bagay po yan, lalo na sa aming mga small YouTuber. And don't forget na mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking channel. Okay, so let's now dive in. And the first business na gusto kong i-share sa inyo ay ang business of financial planning. So, be a financial planner like me, like my husband. And actually, I'm an associate financial wealth manager. So, in short, I'm an associate branch head. And my husband is a financial wealth officer or a unit manager. So, ano ba ginagawa ng isang financial advisor or financial planner? So, your job is to help people, to help your clients prepare financially for their future. So, like for the education of their kids, for investment, turuan sila mag-invest, mag-save, income protection, health, retirement, estate planning. You will educate them to prepare for the certainty and uncertainty of life. So, this is a very rewarding and a noble career. Good thing about this career is you can do this at the comfort of your home. So, work from home. So, it's actually an online business. And you can do this part-time or full-time or big-time. So, pero yung iba, nag-start sila ng part-time. Yung iba mga agents ko, na-experience ko, sila na mismo yung nagsasabi sa akin na magre-resign na sila sa work nila kasi mas malaki na yung kinikita nila dito sa pagiging financial planner. So, ang advantage din na we are working from home is pwede mong mabentahan kahit nasa Mindanao, kahit nasa Baguio, kahit nasa Bacolod. So, at the comfort of your home, makakapag-meeting ka ng mga clients, makakapag-educate ka. So, ang potential income dito na pwede mong kitain is depende. Depende sa kota mo, sa sarili mo. So, depende sa sipag mo. Pero ako, personally, on my 3rd month, sa industry na to, I earned 130,000 pesos. So, naka 6-digit agad daw ako during my 3rd month. So, that was way back 2016. And in my first full year, kumita ako ng nasa 1.6 to 1.8 million pesos. So, kasi naging MDRT po ako. Which is 2% lang sa buong mundo ang nagiging MDRT or meaning Million Dollar Round Table. Ang puhunan lang dito, napakaliit. Compare sa puhunan sa ibang mga business, like yung mga traditional business na ginawa ko, and like buying a franchise, diba? Napakamamahal nun, 1,000, diba? 6-digit talaga yon. So dito, 5,110 pesos lang, kasama na yung exam and yung license nyo. Yun lang ang puhunan nyo. So, if you're interested, to become a financial planner or a manager, just click the link down in the description box. Wala namang mawawala kung susubukan nyo lang or pakikinggan nyo lang para at least magkaroon kayo ng idea ano pa ba yung ibang perks and benefits of being a financial planner. So, just to cite a few examples, so mayroon kami mga trip incentive, quarterly bonus, diba? So, ang bonus usually is once a year lang or minsan nga may company na walang bonus. So, dito quarterly bonus, manage your own time because you are the boss. You get a free iPad. Napaka-bongga, di ba? May iPad ka kaagad. So, napaka-simple lang ng qualification. You get a group insurance. You get a health card. IntelliCare. You get a retirement fund. And more. So, umatenda lang kayo para mas maintindihan nyo lahat. Para if you have questions, ay masagot ko rin kaagad during the Zoom meeting natin. And our second business is online store. So, dito ako nagsimula. So, sa FB, sa Facebook pa lang. And now, ang dami-dami nyo ng options. So, pwede kayong magtayo ng business store nyo or pwede kayong magtayo ng store nyo sa Shopee, sa Lazada, sa Carousel, and it's free.
So, ang kailangan nyo na lang gawin is maghanap kayo ng mga products na pwede nyong ibenta. So, pwede kayong mag-start sa puhunan na 5,000 pesos. And pwede kayong makahanap ng mga suppliers sa Divisoria, sa Baclaran, sa Taytay Rizal, or actually, pwede rin kayong makahanap mismo ng supplier sa Shopee or sa Lazada. So, napakadali lang naman mag-register kung gusto nyo magkaroon ng sarili nyong store sa Shopee or Lazada. Pero, in my experience, mas madali, less hassle ang store sa Shopee. Pero, mas less hassle kung gagawa rin kayo ng sarili nyong page sa Facebook nyo. So, ano ba mga product ang pwede nyong simulan? So, it's up to you. Ano ba yung passion nyo? You want RTW? You want sneakers? You want watches? Stationaries? Or you want yung mga home decor? So, it's up to you. So, aralin nyo na lang mabuti. So, maghanap na lang kayo ng mga supplier na makukuhanan nyo ng mga mura. So, makipag-usap kayo and magbibigay naman sila ng discount, lalo na pag sinabi nyo sa kanila na magiging reseller kayo. Ang advantage kasi ng online store, marami pa rin tao, most of the people are still scared to go out. So talagang they transitioned talaga na to online buying. So kaya patok na patok ngayon yung mga online sellers. Marami na akong kakilala na naging successful that they started their business sa online or sa FB pa nga lang. So like me, sa Facebook lang din ako nagsimula, nagtinda-tinda ako ng mga damit, mga pabango. Ang kailangan mo lang gawin ay mapicturean mo ng maganda yung mga items mo, simple editing para mag-stand out yung mga items mo, yung product mo, and masipag kang mag-market sa mga social media. Also, pwede mo rin aralin na mag-ads. And ang ating pangatlo na business ay pagiging real estate agent. Yan. So, ang ibebenta mo naman dito ay mga real estate like mga properties, condo, house and lot, so residential lot, commercial lot. So, ang pagiging real estate agent is also a lucrative business. Pero I suggest that initially, gawin mo lang tong part-time talaga. Okay? So, why? Kasi, I spoke to one of the real estate agent na successful and sabi niya talaga, kailangan on your first year is mag-ipon ka muna ng mga benta. Kasi the following year mo pa talaga mararamdaman yung income mo doon sa mga benta mo last year. So that's why I suggest for you to do this part-time first and then tsaka ka na mag-full-time kung tingin mo na okay na yung income mo. And ang maganda rin dito is you can also do this at the comfort of your home. You can close a business or a sale na kahit hindi kayo magkita ng client. So, pwede mo na lang ipadala yung mga documents na kailangan nilang isign. And yung ibang real estate agent, binivideo nila yung properties and then ipopost din nila sa kanilang mga social media account. And by the way, dito sa real estate, ang pwede nyong kitain is ranging from 2.5% to 3.5% ng total contract price. Pero yun nga lang, makukuha mo lang to once na tapos na magbayad ng equity yung iyong mga customer. And pang fourth natin is delivery services. So ano-ano ba itong mga to? So sikat na sikat ngayon ang Lala Move, Grab, Foodpanda. So itong mga to, mga in-demand na mga business ngayon. So I call it business kasi again, you don't have a boss. So self-employed ka pa rin dito. So yung kikitain mo will still depends on your effort. So ang kailangan mo lang dito is meron kang sasakyan. So kung meron ka ng sasakyan, like meron kang motor, sedan, or mga MPV, L300, or van. And actually, pwede rin ang bicycle. So yun nga, sa mga Foodpanda, nag-a-accept sila ng bicycle yung gamit mo. So usually, 20% lang naman ang kinukuha nila sa iyong income. For example, merong nag-book sa'yo sa Lala Move na 1,000 pesos. So from Binyan to Paranaque, for example. And 1,000 pesos, so pag nagawa mo yon, na-deliver mo na, ang makikita mo sa wallet mo or sa app mo, sa driver app mo ng Lala Move ay 800 pesos ang iyong kinita. So, yung toll fee, yung parking fee, lahat yan ay sagot ng iyong customer.
And may kakilala ako na naglalala move and talagang napakaganda nga ng kinita niya, lalo na nung mga last year, nung during the lockdown talaga natin, nung quarantine, minimum 2,000 per day, maximum niya is 5,000. So kung tutuusin mo yon, sabihin na natin 3,000 ang average times 20 days na lang. That's 60,000 pesos. And before I forget, ang puhunan lang din dito is sa Foodpanda, you have to pay for the uniform. Sa Lalamove naman is yung 3,000 na parang bond. Pero hindi mo naman kailangan bayarin yung 3,000 agad. So, pwede mo siyang gawing installment. Panglima ay photo and video editing or social media manager. So, in demand tong business na to ngayon dahil since nag-transition na nga tayo, most of us, talaga online, so maraming mga businesses ang naghahanap ng gagawa ng kanilang mga logos, mag-e-edit ng mga videos, so yung mga vloggers, so yung mga business person, so sila yung magiging client mo. So kung may talent ka, may laptop ka, then you know how to edit videos and photos, so maganda rin tong business na to. Kasi babayaran ka nila per project. So, minimum 300 pesos per edit, up to 2,000, 3,000 pesos. Pwede kang umattend ng mga trainings para matuto ka. So, skills can be learned. Or, pwede ka rin manood sa YouTube. Kasi napakarami ding mga videos na free na mapanood mo para ma-upgrade mo yung skills mo at magawa mo ang business na to. Sabi nga nila, diba? It's not the matter of the ability, but the willingness to do it. Last but not the least, and ang ating pang-six ay ang dropshipping business. So, it's like the online store business, pero this time ay wala kang stocks or wala kang inventory. So, paano mangyayari doon? So, hahanap ka lang ng supplier and ask them if willing sila mag-dropship. Ibig sabihin, magpo-post ka lang, ikaw yung magmamarket ng product, pinituran mo yung product niya, pinost mo online, and then pag may bumili sa'yo, sasabihin mo na kay seller, then si seller ang mag-ship papunta kay customer. So, kumbaga, ikaw lang yung naging taga-market nung product nila. And maraming makakagusto niyan or maraming mag-a-agree diyan or gusto yan kasi syempre mabilis din nagagalaw yung kanilang mga produkto imbes na nakastock lang doon. So, maghanap ka lang ng mga suppliers or mga quality products na pwede mong ibenta. Maghanap ka ng supplier na willing na to do the dropship for you. So, ganun lang yung dropshipping. And actually, may other option tayo ng dropshipping. So, meron din namang option na hindi ka na maghahanap ng supplier. Kasi merong mga company ngayon na willing sila na bigyan ka nila ng page or bibigyan ka na nila ng store with all the products installed na, nandyan na, ang gagawin mo na lang imamarket mo. So, kompleto na yon, hindi ka na maghahanap ng supplier. Pero, kailangan mong magbayad ng monthly fee sa kanila ranging from 4,000 to 11,000 pesos per month. Pero you have the access na to thousands of products. So imagine, naka-display lahat yun sa store mo, pero wala kang inventory. And ang laki ng chance na makabenta ka since ang daming option ni buyer pagpunta niya sa store mo. And also dito kasi wala ka ng problema again, so sila na ang magsiship nun para sa iyo. Summary is everything. So these are the business ideas na shinare ko sa inyo. First is be a financial planner or a manager. Just click the link down below. Be an online seller, be a real estate agent, delivery services, photo and video editing, and drop shipping. Disclaimer lang, please do your own research, do your homework, aralin nyo yung negosyo, and just to remind also that in every business, there is a risk that you need to take. Siyempre, don't forget also na kailangan ng sipag, determinasyon, lakas ng loob, at panalangin as our Lord for guidance para matupad natin ang ating mga pangarap. Alright, so that's all for today. That's all for this video. I hope you like it, and I hope may natutunan po kayo. If you did, please comment down below ano yung mga business na gusto nyong gawin. Like this video and don't forget to subscribe. So always remember, your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you so much and may God bless us all. See you next time. Bye-bye.